Yes, madam. Okay na ba tayo, madam? Hi! Teka lang, tingnan natin. Excited ako. Na-excite ako. Oo, hindi kasi kung hindi nila, alam ba nila yung mga pinagagawa natin dito? Adjustment ng ilaw. Adjustment ng ilaw. Alam mo ba na talagang punong abala si Kara tsaka si Amit nung isang, actually ilang linggo na ba? Isang linggo lang ba? Kasi parang forever na natin inaayos yung ilaw natin dito. Hindi natin maayos-ayos eh. Oo. Kaya kanina, siguro, ang puti, girl. Kukunin ka na din ng kumaw. Parang kukunin ng kumaw. Tsaka ng ligaya at tsaka ng araw. Oo. Pero okay. Medyo fresh ako, naman. Kumusta ako? Okay naman. Ah, okay. Kita mo ba? Oo. So, kamusta naman ang weekend, girl? Okay naman. Okay ka naman. Saan ka galing na weekend? Saan nga ba ako galing? Actually, sa bahay lang ako. Nagpahinga lang ako. Ah, okay. So, walang extracurricular. Ganun. Wala naman. Oo. Why? Ayaw lang talaga. Gusto ko munang ibawi ng pahinga kasi 'di ba nagkatrangkaso ako nang matagal. So ayaw ko muna pagurin yung sarili ko. Oo nga pala. At saka 'di ba sabi pag after mag-inject, mag-stay at home ka din muna, bawal yung gathering. Oo, or... 1 week. Oo. Kasi yun daw ating bakuna eh, kailangan pa niyang mag-stay sa katawan muna natin. Labat munti ko nang i-ex yung ginagawin. Munti ko nang pindutin. Ano ba to? Hindi ko alam kung bakit. So, dapat 1 week tayo magstay sa bahay. Tapos, bawal uminom ha, ng 1 week din. Yes. Yan. Bawal uminom ng kahit anong liquor. Yes. Bawal alcohol sa katawan for 1 week. Ganyan. Totoo. Mm-mm. So, ayun, pahinga-pahinga lang naman ako. Mm-mm. Kailangan bumawi ng mga pahinga. Ano bang ginawa ko nung weekend? Galing akong Antipolo, tapos galing akong Batangas atin. Dinalaw ko yung mga magulang ko. Ako naman, andito naman yung lolo at lola ko ngayon sa bahay. So, ano yun? Weekly silang... punta, balik. Ngayon lang naman ulit. Ah, oo. Parang after nung na-hospitalize siya, medyo matagal-tagal na rin yun. Oo. So, ayun. Ngayon, bumalik sila ulit. Oo, pahinga naman. Oo. Sana may vaccine na rin si Lolo at Lola. Oo nga eh. Actually, nagpa-vaccine sila pero inuna nila ano yung sa pneumonia tsaka flu. Oo, importante. Oo. Kasi alam mo ba, ito lumalabas ng mga chika ng mga doktor. Uh-huh. Dapat daw after nung vaccine natin, yung first at tsaka second shot, may after pa nun eh. Oo. Yung booster na tinatawag. Yes. Diba? So, karagdagang pagbabayo doon naman. Diba? Kasi hindi naman free yung booster. Correct. Diba? So you have to pay for it. Ganyan. Para ano naman daw to eh? Para tulungan yung vaccine. Para daw sa mga respiratory keme. Ganyan. Tama. Oo. At pag mahina talaga immune system mo, yun yung nakakatakot. Oo. Like me, ako mahina talaga immune system ko. Oo. Diba? Bilis ka magkalagnat, magkasipon, sumama yung pakiramdam. Ganyan. Totoo. Minsan nagkakagulat na lang si Karen, hindi makakapasok kasi ganyan, masama pakiramdam. Oo, bilis lumailay ng katawan. Oo, in fairness. At saka minsan, di ba kung ano lang ginawa sa'yo, maya-maya, nilalagnat ka na. Oo. Ganyan, di ba? So, good. At least, well, advantage din yan na kilala mo yung katawan mo eh. Oo. Di ba? Ganyan. So, there. Tama yun, kilalanin mo yung sarili mo. Yes, yung katawan mo, ganyan. Explore your katawan. Explore your katawan. Explore yourself. Oo, hindi. Kasi, di ba, naalala mo dati, nung last week, di ba, pinipilit kita, magpa-moderna ka na, ganyan. Oo, paano ka na? Pa-vaccine ka na. Pero you stood your ground. Ang sabi mo, hindi, ayoko mag-moderna kasi masyadong matapang yon. Kailangan yung ano lang, yung para sa katawan ko lang, yung kaya lang ng katawan ko. Oo. Ganyan. So, akala ko pa matapang ka, girl. Talaga. Ha? Sa ano lang ako matapang? Ah, okay. Okay. Pero sa mga sakit-sakit, mahina ako. Karayam nga lang, takot na takot ako. Oo nga. Kaya ganun talaga tayo, no? May matapang tayo sa isang bagay, dito naman sa bagay na ito mahina. So, kanya-kanya tayo ng tapang at kahinaan. Totoo yan. Pero mga babae, generally, matapang yan eh. Oo. Diba? Well, ang sinasabi lang namin, yung extreme pain ha, yes. Yung physical pain. Kasi hello, na-endure nga namin yung panganganak, no? Correct. So, ay, totoo yan. Napakatapang diba? Nasa ganun ng mga babae, diba? Hanga ako sa mga babaeng normal lang delivery sa panganganak. Totoo yan. At saka, di ba may kasabihan nga, sabi nila, kapag ang isang babae daw ay nanganganak, yung kalahati ng paa niya ay nakabaon sa hukay. Oo. Ibig sabihin, ganun yung level na nakakatakot. Kasi may iba, di ba, huwag naman sana yung naaano sa panganganak. Oo. Wala ng buhay. Nagsusurvive yung baby, yung nanay hindi. Kinakaya, yung ganun. So there. Pero alam mo, meron akong appreciation at saka paghanga din sa mga babaeng nanganganak. Yung aqua, yung sa tubig nanganganak. Tapos wala talagang tinuturok na kahit anong anesthesia. Oo. May kaibigan ka naging ganun or may kakilala ka? Wala pa akong alam. Pero napanood ko na yan sa vlog. Oo. Yung water birth yung, na tinatawag. Totoo. Ang galing, no? Alam mo, girl, imaginein mo yung sakit nun kapag walang anesthesia, di ba? Oo. Yung lahat ng sakit. So, nakakakinig, di ba? Nakakakinig, di ba? Ikaw ba kung papipiliin ka? Halimbawa,
anong gusto mong style ng panganak? Style na yan. Ever. Bakit ako natatawag? Anong style? Ano, parang gusto ko sana yung... Ube. Ano, si ano na lang, si S na lang sana. Ah, gusto mo tulog lang? Oo. Tapos pag gising ko, ay wala na yung chan ko. Okay na, may baby na ako, ganyan. So takot ka din pala. Oo, girl. Ikaw ba? Gusto ko din ganun yung tulog ako. Pag gising ko, ay may baby na ako. Oo, ganun. Kasi, pero tingnan din natin, hindi naman natin malalaman, di ba? Pero wag na din natin i-menos ha, kasi... Oo nga, tulog ka habang nanganganak ka. Pero pagkagising mo, iba din yung level ng pain. Talaga pagkagising ba? Mo. Oo, pagising. Kasi hot, ang laki ng hiwa eh. Oo. Diba? Yung tsaka yung recovery mo, masakit din eh. At saka mas matagal yung recovery kapag CS ka, diba? Ay, ganun ba yun? Oo, so saludo din tayo sa mga CS na mga magulang. Ang hirap din nun. Oo. Okay. Ganun. So talagang yan yung... talaga. Diba? Mahirap talaga mga anak. Ang bottom line. Kahit na bang style yan, di ba? Pero, pero yan talaga yung ano eh. Well, sabi nung iba ha, depende naman yan sa pagkababae or sa mga paniniwala ng mga babae, yun daw yung kumukumpleto eh sa pagiging babae. Uh-oh. Actually, sabi yan ng tatay ko. Kasi one time sinabi sa akin ng tatay ko, sabi niya, anak, kailangan, pag nanganak ka, yun na yung kukumpleto sa pagkababae mo. Kailangan may experience mo rin yan. From my tatay ha, sa tatay ko nang galing yun. So parang ako, na-pressure ako. Wow! Galing sa tatay ko. Di ba? Very unusual din eh. Yung tatay mo yung magsasabi sa'yo. Nang ganun. Kasi usually nanay, di ba? Oo. Ganyan. Gusto ko na magka-apo, ganyan. Pero tatay ko yung nagsabi. So parang, okay. So naghihintay yung tatay ko. Ayan? Oo. Naghihintay na nga. Naghihintay siya. Pressure ba kapag ganun yung... Oo, girl. May naghihintay. Oo, girl. Pressure yun. Pero again, iba-iba naman ang paniniwala ng mga kababaihan. Merong okay sila kahit wala silang baby, kahit wala silang asawa, masaya sila sa buhay nila. And we respect that. Yes, basta masaya ka sa buhay mo. Diba? Yun naman importante. Mm-mm, totoo yan. Pero ang sabi nga doon nila, kasi kapag may bata sa pamilya, nakakatuwa, nakakaalis ng pagod, nakakaaliw. Kaya gustong-gusto ng mga magulang na, ano na, kailan na ang ako? Yan. Kung po pwede nga lang ngayon na agad, di ba? Hindi kasi, habang yung mga magulang ay able pa, yung grandparents natin, di ba? Yung grandparents mo, at least, di ba? Able pa sila, maalagaan pa nila, makarga pa nila, ganyan. Ganun. Yun lang naman. So, ayun, usapang ano to buhay. Life. From ilaw, napunta sa future. Future to panganganak, di ba? Yes. To ano, yun. Correct. At least... Oh, sige, magpapaalam na ako. Okay. Thank you so much. May bukas pa naman tayo mag-bonding ulit tayo, mga pangga, 11 a.m. to 1 p.m. Makakasama niyo po ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, walang iba kundi si Kara. For now, paalam na po muna. Bye! Hi, nako. Maraming salamat sa chicks ng radyo. At syempre, kasunod naman po niya ng nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mwah!